Morning guys, so ngayon magpapalit tayo ng clutch lining ng ating Raider 150. Una natin gagawin guys, ready natin yung mga pamalit natin, mga gagamitin na tools para hindi ka pabalik-balik, ready na. Then ito na guys, tanggalin natin yung mga bolt, mga tornilyo. Yan. Okay. Ayan guys, tatanggalin na natin. Tanggalin natin yung cover. Then next natin na gagawin guys, tatanggalin natin to, yung lima na to. Kailangan guys, pag nagtanggal kayo na ito, huwag nyo siyang isa-isahin. Kailangan, luwagan nyo muna yung isa. Luwagan, 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 tapos luwagan. Huwag nyong tatanggalin agad kasi may tendency na baka mabasag yung ano guys, yung pinagkakabitan ng spring na, di ba, tinanggal nyo to, iluwagan nyo, tinanggal nyo kaagad. Baka siya mabasag yung pinaglalagyan ng spring, pinagkakabitan na ito, baka mabasag guys, kasi yung spring nyan may pressure yan. Hindi pwedeng tawag nun, tanggalin agad yan. Kasi mababasag nga yung nasa loob. Yan. Kailangan, pag magluwag kayo, luwagan nyo muna to, luwagan nyo yan, tapos and so on. Luwagan nyo, tapos pag naluwagan nyo na, tsaka nyo sa sabay-sabay yung tatanggalin. Yan guys, tuloy natin yung video mamaya. Thank you. O yun na guys, natanggal na natin. Bali, next natin guys. Papalitan na natin siya. Yung mga lining niya. Then, isang paalala guys, pag magtatanggal kayo ng sa mga beginner po tulad ko, huwag magtatanggal kayo ng ano guys, ng lining. Gaya nyo po tatandaan yung sa backing plate nyo guys. Eto, hindi po siya pwede magbalibaliktad. Halimbawa ganyan yung tanggal, ganyan, hindi pwedeng pagkabit nyo nakaganyan na, para hindi magbago yung ano guys, yung kain nya. Kasi meron yun, ito flat surface, oh. Flat surface. Tapos ito medyo yung ano nya, paoblong yung dulo. Ayan, may kanto, may pababa yung kanto nya. Kailangan ganyan pa rin para hindi siya magkabali-baliktad. Lagay nyo yung tandaan, ilagay nyo siya ng numbering ng tape sa mga ano, or yun, tandaan nyo na lang guys. So kakabit na natin yung ating lining. Bali yung ating lining guys, para magbalik yung dating ano nya. Dito lang tayo sa original, sa SJP Suzuki parts. Bali 5 piraso guys. Okay, tuloy natin yung video mamaya pag nakabit na natin. Thank you. So yun guys, unang ilalagay lining. Yan. Next nya guys, backing plate. Yung sunod, backing plate. Yan. Backing plate. Next, lining ulit. Sunod guys, backing plate ulit. Yan. Then lining ulit. Backing plate ulit. Then backing plate. Oops, may dumi. Then last one, lining ulit guys.
nakabit na natin siya. Tapos babalik na natin yung ano niya guys, yung takip niya. Sa paglalagay ng takip, lagi niyong iingatan guys. Check niyo yung stick bearing niya. Kasi baka laglagan. Ayan. Check niyo lagi guys bago niya balik yung kanyang takip. Yan guys, nakabit na natin ating clutch lining. So, isa pang paalala guys, bago nyo siya takpan, kailangan babasain nyo muna siya ng langis. Pambanto ang ginagamit namin dito, fork oil. Kasi pangbasa lang naman. Kasi bago yung lining nyo guys, kailangan mabasa muna siya ng langis bago nyo siya takpan. Kasi pag nagsaling kayo ng langis, nasa baba lang yung langis nyo. Hindi siya akit dito agad. Kaya kailangan pupusan nyo muna siya ng langis. Ang tawag namin dito is pambanto. Pusin nyo yan guys para mabasa yung ano. Mabasa yan yan. Kasi pag hindi nyo binasayang guys ang langis, pangit yan pag ano, pag nagpaandar kayo ng, di ba, bagong sali ng langis kayo, ang pangit niyan. Kasi ito yung nga yung lining eh. Yun. Tayo na muna natin siyang tumulo. Okay guys, thank you. Kapit na natin yung cover. Ganun lang kadali yung magpalit guys. Bye bye.